So yan guys, nakabalik na ulit tayo kay Nanay Maria Luisa. Morning Nanay. Oh, nandito na si Ate. Kumusta Ate? Ang sipag-sipag mo, lagi kang nasa labas. Morning baby. Wow, ang ganda-ganda. Good morning, Nay. Kumusta po kayo? Okay naman po. At ang sabi ko kay mama mo, na ano na po, paliwanag nyo na kay Ate? Oy, sabi ko nga, para hindi na siya mamamasura nga. Kami na lang ako magano sa tindahan dahil yung bunso ko nga, ayaw pa alis nung amo dahil bagong pasok. Ang inaan naman ng anak ko, kung aalis ako ay kananay ka agad, eh sayang naman ito yung mag-represento para makakuha kahit konti. Siyang itadagdag pang upa sa bahay. Kasi yung tinignan namin sa Borja, walang kuryente. Dahil yung tumira ko doon eh, ano sabi? Tinanggalan na ng kuryente. Eh kung bibigyan ka po tayo ng halimbawa tindahan, lilipat doon, eh baka mga January na ho para pagpasok ng taon dahil alanganin na po kung patapos ng taon. So, next year na lang po. Parang ang tagal naman yata. Eh kasi kung bigla ngayon, eh papanood. Kita mo naman yung sitwasyon kung dalawa yung alaga. Alam mo nang alagaan si baby Ate? Kahapon lumabas po kayo? Nakamagkano po kayo? Hindi ko pa nabibenta. Ay, hindi pa nabibenta. Hindi pa. Pwede ho makita yung mga na ano nyo? Sige po, tignan natin. Ayun. Hindi ko pa nabibenta. Eh, saan po natin ibibenta yan? Dito lang, dyan siya dito. Pagka kumari, ganyan kadami, magkano po inaabot? 200 lang. Magkano po yung puhunan dyan? Wala, walang puhunan, sarili ko yun. Pinupulot nyo lang ho. Ang galing. Galing naman ni Ate. Sarili ko yan. Oo. Ang galing mo pala ng anak niya. Kasi kaya ako naman kasi ngayon na ano, kung halimbawa nga diba bibigyan mo kami sa ngayon, eh paano nga, lilipat pa. Kung halimbawa meron ng ngayon, di pagkalugo mo muna sa iba para naman mapakinabang. Nang hindi naman ano. Grabe naman si nanay. Eh, siyempre, eh, talagang gano'n ang buhay, sa hirap ng buhay, para pare-parelos. Ate, si tatay ba naaalagaan mo siya? Nandun nakahiga nga ito, tulog. Saan po nakahiga? Sa taas, sa baba? Sa baba. Ako nagbisog, pinunasan ko kanina. Anong oras po siya naliligo si tatay? Araw-araw ko siyang pinaliliguan. Ah, kaya niyo yung paliguan? Kaming dalawa, nagtutulong. Basta sa umaga, pag ano, kasi pag hindi mo siya niliguan, nagpapaligo. Init lagi ang pakiramdam niya raw. Oh, gusto niyo ako magpaligo ngayon sa kanya kay tatay. Naliguan na po. Naliligo na, nahuli ka. Kaaga ho palang naliligo, no? Basta gusto nga gawin mo, maliligo na. Kagabi na alas. Alas dos pa lang eh, gusto na yung maligo na. Eh, malamig pa ka ako at saka ako nag-iintindi ako ng bata pa eh. Kasi ganun oras nga nagigising. Ikot ng ikot. Ano na siya, talagang iba na. Dumedede na ngayon dito sa garito, yung isang garito ng luma na binigay sa amin. Kasi itong ibang bote ng anak ko, binigay lang. Yung isa, pinagamit ko sa kanya. Dahil pag nakita niya itong dumede, humihingi na rin. Binibigyan ko na. Para tahimik. Diyan po umaano. Dito na siya. Gumagatas. Ano po yung, anong pinapainom yung Bear Brand? Yung adult po. Okay lang pumasok sandali. Pasukin mo kasi nandun eh. Tsaka naglampaso rin ng side dahil pinaliguan na namin. Kaya may gulasapasapay sa side eh. Ito lang. Ayun. Yan yung ayaw ko Ate. Madilim kayo. Tingnan. Kaya gusto ko po sana lagyan kayong bintana. Kasi iniisip ko Ate, paano natin naayusin tong bahay. Naglampaso ko pala kayo, no? Ito po, kama ho to. Ano po yung mga nakalagay dyan? Naisip ko pong kuhanin tong kabila para sa inyo. Para lumuwag ho kayo dito. Ilibre ko na po hanggang bago ho kayo lumipat. Ako na ho yung magbabayad dyan. Masikip po kasi kayo na ano po ako kay tatay. Parang hindi siya makahinga. Kasi siya naman, pagka-araw, pagka yun nandito yung anak ko,
dito ko siya inilalagay sa side dito nung malapit sa kuna. Mamaya yan, ililipat namin yan bago ito umalis. Eh kasi kung gagastos sa mga anak, ang iniisip ko, nasa sa inyo yun. Kaya lang ako iniisip ko nga, ayaw ko nga magbaba ng pera nang walang kaano. Kasi aalis. Kahit ano lang po, bago ko kayo lumipat, para po maluwag si tatay dito. Para, na ano po kasi ako eh, ang dilim niya ho dun eh. Bayaran ko na ho yung 4 months para maano natin hanggang January muna. Para maluwag ho kayo, no? Oh, ayun. Sino ba naman ang tumira dito? Ba't parang hindi naman inayos ang paggamit? So, sabi nyo naman nga na hindi naman tayo nagmamadali. Kung okay lang ho sa inyo, para hindi masyadong nainitan si tatay, edi maayos muna natin yung kahit hanggang bago tayo lumipat ng bahay. Bakit? Morning po. Pwede po kayo makausap sandali? Gusto ko sana nung dumating ho kami, kukunin ko ho tong isa pa para kila nanay. Pero meron na ho palang kumuha. So, tapos binigyan niyo ho pala ng option sila nanay na pwede sila dito para mas maluwag ho sila. Thank you po, no? At kung ano po, pwede po ayusin na po namin ngayon, no? Para mailipat na ho natin yung mga gamit. So okay na po, mag-start na po kami, no? Sige po. Salamat po, no? Salamat po sa pagmamahal kila, ate. Opo. Yun chan. Mababawasan ang kagwapuan eh. Si ate, sinisilip ka oh. Anong masasabi mo kay Kuya Agos ate? Wala. Ayaw ko tumatanda. Tawa. Ayaw mo tumatanda. Ayaw mo tumatanda. May nakikita akong namumuong pag-ibig ate. Si nanay, hindi mapigilan talaga. Sabi kong kami na lang eh. Anong ibig sabihin niyan para sa iyo, nanay?
Ano ko dyan, puso sa akin ng pagmamahal. Busilak na pagmamahal. Kasi ako eh, ang puso, sabi nga ang isang tao pagmamahal, ibibigay lang kahit sa papano pa. So, yan nanay, maliit na bagay. At pipinturahan na muna natin yung... Maliit na bagay yan, napakalaking bagay para sa amin. Busilak na puso. Ay, nako. Wala akong masabi. So, pinturahan ko muna nanay, ha? Mga ilang kilo po ni tatay? Aww. Hindi na yung alam. Try ko tatay na. Try ko kayong buhate. Hawak lang po kay Rambo, tatay. Hawak lang po kay Rambo. Mabigat. Matimbang si tatay. What? Kaya ko yan. Yan. Aww. Alam makangin na si tatay. Dahan-dahan. Yun! Ang init kasi dun, Tay! Hindi na. Sabi ka, Tatay? Tay, gupitan mo na kita ng ano na, dito na. Gusto mo, Tay, gupitan ko na kita. Pwede ka lang, Tatay, ha? Papupuguyin mo na kita ng 100%. Anak, halika. Mahirap kasi kay tatay guys, hindi na siya pwedeng ilabas-labas para mapagupitan. Si Tekram po ay kasalukuyang ano ngayon, hairdresser. Kaya dapat yung mga anak nyo eh, alagaan nyo ng maayos para pagtanda nyo meron pong mag-aalaga sa inyo. Aww. Tatay, para makapanligaw ulit si tatay. Para makapanligaw po kayo ulit. Binilang kitang gatas, tay. Tay, kala ko kaya kitang buhatin. Oo, oh, matimbang siya. Nasarap po ng pakiramdam yung anak nyo. Ginaganito kayo na. Totoy naman. Nasabi ko lang. Bawasa ko na to, tay, na. Ako nga po, hindi ko akalaing kahit pa paano mapagsisilbihan ko kayo, tatay. Kahit di ko kayo, tatay. Iyak na. Oh. Huwag na iyak, tatay. Uy, mamaya eh. Nakwakwento ko lang, tay, huwag ka nang ano. May surprise sila sa'yo mamaya. Tay, patingin nga. Pusi. Si tatay, ba't ang haba ng mga kuko? Tay, gupitan ko yung kuko nyo, ha? Ayaw niyang paggupitan kahit noon eh. Nung... Hindi ko pwedeng hindi gupitan yan, tay. Ayaw niyang paggupitan. Gupitan ko, tay, na. Mahaba eh. Tignan nyo guys, ha? Nakuko, haba na pala. Grabe. Baka naman no, ano ha, magalit kayo sa akin. Anak, bakit hindi ko nilagay ko sa kanilin yung mapapasang. Naku. Nang baboy ang ano mo pa. Ay, tatay. Namali ba yun? Gabi ng kuko ni tatay.
Mario Joseph, hairdresser na, ano pa, manicurista pa. Natay. Hindi naman pwedeng collection ng kuko, tatay ha. Oh, kabila naman tay. Oh, mababa din ito. Oh. Grabe tatay. Hmm. Ay, nako. Pinawisan po si Rambo. Tay. Di ba yung pangako ko sa inyo na totoy naman? Di ba sabi ko gusto ko sa inyo eh kahit papano maging presko yung tulugan nyo. So dito na ho kayo ha sa bago para hindi ho kayo nahinikan, no? Okay, yung gatas si tatay. Aww. Ano po lasa tayo? Masarap? Isa pa? Ayan, ito ah! Hindi sa iyan, depend sa iyan. Bawal sa iyan, bawal. Bawal sa iyan, gatas. Yan yung gatas mo, Bebran. Painim niyo po kay tatay yung ano ha? Gabit umaga po yung gatas niya, no? Nanay. Yan na po yung bago niyong tirahan ngayon, no, tay? At pinapahanap din po kayo kasi ng tindahan ni Tita from Taiwan. Ayaw po kasi niyang pasabi yung pangalan, pero Taiwan lang po ang pinapasabi po niya, no? Gusto niyo ho, gusto po ni Tita from Taiwan kahit papano eh, mabigyan ho kayong pangkabuhayan niyo. At magamit nyo pang araw-araw na panggastusin nyo, tatay, no? At nanay, mabalikan ko kayo nanay doon ho sa pinapangako kong igaan po ni tatay, no? Kung ano man po, kung maisingit po namin bukas ng hapon, eh, puntahan po namin kayo, no? Ingatan mo si tatay, pag mahaba yung kuko, putulan mo ng kuko. So guys, yan. Maraming salamat po sa inyo pong wala pong sawang pagmamahal at pagsuporta po sa mga kababayan po natin. At muli guys, pagpalain po kayo ng ating Diyos. At ingat po kayo lagi. Mahal po namin kayo. Bye-bye. At yan. Guys, so parating na po yung ulan. At baka bagyuin na ho kami. At ayan na nga. Yung damit ko.